Magandang araw po sa lahat. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang pong batiin ang ating napakagaling na writer na si #takotan. Magsimula na po tayo. Ang kwentong ito ay tungkol sa namanang lupain ni Mang Estong na galing pa sa kanyang malayong kamag-anak sa isang lugar sa Laguna. Bunso si Mang Estong sa anim na magkakapatid. Dahil bunso ay lagi na lang itong nagugulangan ng kanyang mga mas nakakatandang kapatid. Likas na mapagbigay itong si Mang Estong, kaya hinahayaan niya lang. Dakilang sugarol at sabungero naman ang kanilang ama. Napakadami ng bisyo nito, di pa ito maghanap ng trabaho. Kaya ang mag-asawa na lamang nito ang naghahanap ng pera sa pagbibenta ng kakanin at paglalako ng isda doon sa probinsya nila sa Quezon. Dahil nga doon, namatay ng maaga ang magulang nila Mang Estong, kaya nagkahiwa-hiwalay sila ng kanyang mga kapatid. Napunta sa pinsan ng nanay niya si Mang Estong. Mabait naman ang mga ito na may palaisdaan sa Quezon. Samantalang hindi niya na alam ang nangyari sa mga kapatid niya. Hindi na nakapag-aral ito si Mang Estong dahil mahirap din naman ang umapon sa kanyang kamag-anak. Pero nagpapasalamat siya dahil tinuturuan siya ng mga anak nito kahit na di siya nakapag-aral, parang nakapag-aral na din dahil sa ang mga anak ng mga umapon sa kanya ay tinuturuan din siya. High school lang ang natapos nito dahil kahit papaano nakapasok ito sa pagsusulit para sa accelerate na ito. Matapos ng mahabang panahon, nakapag-asawa at nagbenta na din ng mga isda si Mang Estong para mabuhay niya ang sarili niyang pamilya. Hanggang sa isang araw, isang sulat ang dumating sa kanya. Isa itong sumon mula sa korte. Nagsasabing si Mang Estong kasama ng kanyang mga kapatid ang natitirang kamag-anak na lang ng kanilang lolo at tatay ng kanyang ama ang magiging tagapagmana ng lupain nito sa Laguna at Quezon. Tuwang-tuwa naman si Mang Estong dahil sa isip niya magkakaroon na siya ng sariling lupa. Isa pa ay nangungupahan lang sila doon sa Quezon ng kanyang asawa. Dumating sa Laguna si Mang Estong. Doon ay nakilala niya ang kanyang mga kapatid na matagal na niyang di nakikita. May mga pamilya na din ang mga ito at marami ding mga anak. Masaya sana muli niyang nakikita ang kanyang mga kapatid at muli silang magkakasama ulit. Pero kabaliktaran ang nangyari. Pagdating niya doon ay nag-aaway-away na ang mga ito. Dahil ang pangalawa sa mga kapatid ay naunang dumating doon sa lupain. Binakuran niya agad ang pinakabungad sa malapit sa highway. Yun na daw ang kanyang parte sa lupa. 3 na hektarya na lupain kasi yun. Kaya saktong-sakto sa kanilang mga magkakapatid. Ilang araw na lang din. Pinagtalunan kung paano hahatiin ang lupa. Nag-uusap-usap na sila sa barangay pero walang maayos na katapusan sa usapan. Sinakop na din kasi ng ibang kapatid nila ang lupain kaya ang gulo-gulo na. Kanya-kanya na silang patayo dito. Nangyayari din kasi na yung gilid ng lupain na binibigay sa kanila ng lolo nila ay may parte na may ilog. Minsan mataas ito, minsan mababa ang tubig na nanggagaling sa Mount Banahaw. Kaya isa pa yun sa pinagtatalunan dahil ayaw nila doon tumira. Dahil nga parang wala din silang namanang lupa kung kakainin din naman ang ilog, diba? Nang biglang nagsalita na lang itong si Mang Estong. Akin na lang po yung side na may part sa may ilog. Gusto na din kasing magpahinga ng asawa ko. Kayo na lang po mag-usap-usap. Kukunin ko na lang po ang dulo.
Malaking kaluwagan ito sa parte ng mga kapatid niya dahil kukuha na ng parte ng lupa na malapit sa ilog. Lugi man sa usapan, kinuha na din ito ni Mang Estong. Sabi niya ay bigyan na lang siya ng right of way. Okay na sa kanya yun at kukunin niya yung part na yon sa may dulo ng part na ilog. Agad-agad nagtayo na doon ng maliit na bahay si Mang Estong. Di niya naisip kung lugi siya, mahalaga may sarili na siyang bahay. Kaya kasama ng asawa, sinimula na nila itong linisin, tayuan ng mga gamit at doon naisip ni Mang Estong na magtayo doon ng fish pond. Malapit lang kasi sa ilog, kaya sabi niya libre na ang tubig, isda na lang ang kulang. Kaya humingi ito ng mga isda sa kamag-anak nila doon sa Quezon at inilagay doon sa fish pond na ginawa nila. Nung lumipas ang ilang linggo nila, doon sa bagong tirahan nila sa tabi ng ilog, nagulat sila na may nangingisda doon na isang matanda. Kinausap ito ni Mang Estong kasi sabi niya baka kapitbahay niya ito at hindi niya nakikita. Magandang umaga po tay, ako po si Mang Estong. Magandang umaga din po. Maari po bang kaming mangisda dito sa ilog na ito? Oo naman po, walang problema. Mukhang mas kabisado niyo na po itong lugar na to sa akin. Nakalusot kayo sa mga bakod ng kapatid ko eh. Hehehe. Oo nga po eh. Pinagbawalan nga nila ako nung nakita nila ako nung nakaraang buwan. Ah, baka po yung kuya ko at pamilya niya. Hayaan niyo na po. Ako naman po ay may-ari ng side na to. Pwede po kayong mangisda dito. Okay lang ba yun? Nakita ko kasi magtatayo ka ng fish pond. Okay lang po yun. Ang fish pond, okay lang po yun. Ang fish pond po ang akin. Hindi naman po yung ilog. Yung ilog po kahit sino pwede mangisda dyan. Laking pasasalamat itong matandang mangisda dahil pinayagan siya nito si Mang Estong mangisda doon sa ilog na kaharap ng lupain niya. Sabi kasi ng matanda na nandun sa parte na yon ng ilog kasi tumatambay yung malalaking isda kaya doon magandang mangisda. Napakadaming tilapia at bangus doon. Hito at ang lalaki pa. Tuwang-tuwa si Mang Estong sa nakikita. Pero kahit na ganun, di niya pinagdamot ito sa ibang tao. Sumunod na araw, dumami pa ng dumami ang mga taong nangingisda doon. Kamag-anak din daw ito ng matanda. Kapalit ng pangingisda nila doon, tumutulong ang mga ito na umukay pa na fish pond doon sa lupa niya. Bale, tatlong malalaking hukay na iyon. At nasa gitna naman noon ang kanilang kubo. Bagay na napansin na din ng mga kapatid niya. Ayon sa kanyang mga kapatid, bakit niya pinapapasok yung mga tao dun sa lupain niya? Mamaya magnanakaw yun o masasamang loob o rebelde. Baka gawan pa sila ng masama nun. Tumawa lang si Mang Estong, wika nito. Di naman siya mayaman, wala din siyang pera. Nagsisimula pa lang siyang magpundar sa fish pond niya. Kaya anong nanakawin sa kanya? Yung lupa? Ikinakain din naman ng tubig yun. Kaya nga naisip niya na fish pond kasi sa tuwing aakyat ang tubig mula sa ilog, saktong napupuno ng bagong tubig ang kanyang mga fish pond. May net naman siyang nilalagay kaya di din makakalabas yung mga isda doon. Hindi na lang nakipagtalo yung mga kapatid niya dahil busy din ang mga itong makipagtalo. Sakin na lang iba pang mga kapatid dahil sa pinag-aawayan pa rin nila yung hatian sa lupa hanggang ngayon. Isang araw ay sinubukan na din maglambat ni Mang Estong sa ilog. Wika nito ay kukuha na rin siya doon ng isda at ibebenta na din niya sa bayan. Pero nagulat siya sa sinabi ng matandang, "Pwede kang mangisda sa ilog, Estong, pero kailangan mong ibalik ang ulo ng isda dito sa ilog," sabi ng matandang mangingisda. Yun daw kasi ang sabi ng lolo niya dati sa kanila. Okay sana yun pero paano yun kung tatanggalan na niya ng ulo o hasa ngayong isda?
Agad-agad baka di nasariwa na dumating dun sa palengke. Dahil medyo may kalayuan yung palengke dun sa lupa nila. Mga isang oras bago ka makarating dun. Nagsalita naman yung mangingisda na huwag kang mag-alala basta linisan mo itong lupain mo. Gawin mo yung sinasabi ko, lalong-lalo na yung itapon pabalik yung ulo ng isda o hasang nito sa ilog. Di ka magkakaproblema sa pera. Kung gusto mo, kung gusto niya daw, ay magtinda siya dyan sa harap ng kalsada. Itambak niya doon yung mga isda, tapos ibalik na lang niya ang ulo o hasang pagkatapos nitong linisan. Wag na wag daw kakalimutan niyo ng matanda. Ginawa ni Estong at nilatag ito ng maliit. Ginawa ni Estong ay naglatag ito ng maliit na tindahan dun sa bungad ng kalsada. Nagpaalam siya sa pangalawang panganay kung beti siyang magtinda, pero di ito pumayag kasi malansa daw. Kaya ginawa na lang ni Estong dun siya sa harap ng lupa noon nagpwesto ng kanyang mga isda. Tila ba talagang sinaswerte na rin si Estong dahil lahat ng dumadaang sasakyan ay bibili sa kanya ng isda. Hindi na nila tinanong kung bakit linis na yon. Ang iba pa nga ay sa kanya umaangkat ng isda. Pero sa isang kondisyon nga, na ibabalik nila ang hasang uulo. Kundi sila payag, e dapat doon mismo sa pwesto, linisan na ito ni Estong para masigurado niya na maibalik niya yung mga hasang doon sa ilog pagkatapos niya magbenta. Kumita talaga ng malaki si Estong. Hindi pa man niya nagagalaw yung mga isda niya sa fish pond, para nadadagdagan ng nadadagdagan ito. Dagdag pa doon na kahit humuli siya ng humuli ng isda, parang di ito nauubos. Ang lalaki at ang tataba ng mga isda na nakukuha niya sa ilog. Mahipon pa siyang nakukuha doon. Sa unang pagkakataon, sa buhay ng mga Estong ay nakaranas ito na kumita ng 20 mil isang araw na walang nilalabas na kapital dahil lahat yun ay galing dun sa ilog. Wala siyang dapat gawin kundi ibalik yung hasang ng mga nahuhuli niyang isda doon sa ilog. Pagkatapos tumaan ng maraming linggo ay napansin na ng mga kapatid niya na tila ba umuunlad na ang buhay ng bunso nilang kapatid. Doon na nagsimulang magselos at mag-isip ng di maganda ang mga kapatid niya, lalong-lalo na yung pangalawa. Hanggang dito na lamang po ang ating unang parte ng kwento. Sana po ay nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig at God bless po sa inyong lahat. Abangan po natin ang part 2.